Ano-ano ang mga routine ko bago ako mag-day off? Alam niyo ba mga kabilabs? Mas pagod ako kapag ka mag-day off. So in this video, i-share ko po sa inyo yung mga ginagawa kong routine bago ko iwanan si Lola. Kailangan kasi bago kami umalis ng trabaho, dapat malinis yung bahay. Nakakahiya naman kung kalat-kalat pa yan. So mag-general cleaning muna ako. And dapat meron na siyang pagkain, yung reliever natin. And syempre si Lola, dapat nakahanda na yung pagkain niya. Ang ginagawa ko po kasi, kapag nagpapareliever ako, ang ginagawa ng reliever, iniinit na lang. So, naka-ready na yan sa mga plato. Ako na lahat ang gumagawa. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga lulutuin natin para sa reliever at para kay Lola. And, syempre, si Lola, kailangan maayos na rin siya. Nakaligo na siya, nakabihis na, and dapat nakahanda na yung mga pamalit niya. So, usually po, bago kami mag-day off, ganito talaga yung ginagawa namin. Nakahanda sa isang papel. Pero, yaman lang din na. Pero, para saan at tayo ay isang content creator kung hindi natin gagawa ng video? So, naisip kong gumawa ng ganitong topic para pag may reliever ako, babalikan na lang niya itong mga ginagawa nating mga videos. And para magkaroon din ako ng remembrance. Aww. Pagdating ng araw, pagka medyo tumanda na ako, ganito pala pagka magdi-day off ako. Then, syempre, bilang nasa kwarto tayo, papalitan ko rin yung mga kobre kama, yung lahat. Syempre, kailangan malinis. Kailangan maging maayos yung reliever ko, maging komportable siya dito sa aking trabaho. So, kung interesado po kayo malaman kung ano yung mga routine na ginagawa natin bago tayo mag-day off, you may watch this video until the end. But before that, please like this video kasi po, malaking tulong po yan, yung pag-like nyo, para mas mag-grow pa po yung ating YouTube channel. Kasi pag nilalike po natin yan, nire-recommend din po yan ni YouTube. Lalo na pag kayo nag-comment. Mas ma-appreciate natin yan kapag nakakabasa tayo ng mga comments ninyo. Kahit mga suggestion, pwede rin po yun. And syempre, kung bago ka lang po sa ating channel, please don't forget to subscribe and ring the notification bell para ma-update ka po kapag ka meron tayong mga bagong videos. And bago natin ayusin yung mga pinamili natin, i-flex ko lang po yung ating jacket. Bilang isa tayo sa mga tour guide. So kami po, sa church po namin ay kami po ay nagpapatrip dito sa Israel. Kung saan yung mga biblical places dito sa Israel, kami po ay nagpapatrip. Kung caregiver ka po dito sa Israel, kung gusto niyo akong makasama, makabanding, please follow this page kasi dito po kami nagpo-post ng mga upcoming mga trips po namin. So, kita-kits! Oh, okay, kabilabs. Simulan na natin magluto ng pagkain ng aking reliever at pagkain ni Lola. So, bilang wala na siyang dessert si Lola, gagawa rin ako ngayon. Gagawa tayo ng tinola para sa aking reliever. And chicken apretada. So, tatlong potahe yung gagawin natin today. So, flex ko lang ang magandang view. Wow. Ha, galing-galing. Hello, Haifa Port. Hello, Ms. Radhaplin for Ministry of Interior. Yan. So, usually, bago po ako magluto, yan, naka-maximum na yan. Para pag nilagay ko yung kaldero, dire-diretso na tayo. Ganyan ako magluto. Then, as you can see mga kabilabs, di ba tayo nag-live kanina, bumili ako ng Baguio beans, ay Israel beans pala. Then, ito. And, mais. Kasi magninilaga tayo sa susunod na araw. Nilagang buto-buto ng baka. Then, ito, para nag-crave ako, nakita ko yung banana chips. And nga pala, kabilabs, ang mga tinola dito sa Israel, di ba, bihira dito ang may papaya. May papaya tayong mabibili dito, pero
sa mga Filipino store, eh medyo malayo po yun dito sa aking work. So ang nabili ko ay ito, kohlrabi ang tawag namin dito, substitute to sa sayote, para sayote yan. And syempre bilang wala tayong dahon ng malunggay, spinach yung gagamitin nating sahog. Yan. So simulan na natin kasi ako'y gutom na gutom na talaga. Okay, so na-slice na natin. Ngayon naman, maglalagay tayo ng mantika. Dahil yung maingay na yan, nagpapainit na ako ng tubig. So okay mga kabilabs, sa pagluluto ko po ng tinola, inuuna ko ang bawang, then yung sibuyas, then after nun, pag malambot na, luya naman. Then, sunod naman natin ay ang chicken. Ang ginagawa ko po dito ay parang piniprito ko lahat ng side. Kasi masarap kasi yung parang toasted siya. And para matanggal yung lansa ng chicken. So, kung napansin nyo po, ang dami kong nilagay na luya. The more na mas masarap. And sunod natin yung patis at paminta. Then, saka na natin ilagay ang kohlrabi. Parang substitute to sa, ano natin, sa sayote. Okay, so ganyan siya. Ngayon naman, maghuhugas tayo ng spinach. Okay, ngayon naman, lalagyan natin siya ng hot water. Yan. Okay, so tuturuan ko kayo ng kaunti sa dessert ni Lola. Ang gagawin natin ay imamash natin 'to. 'Di ba yung dessert na ginawa natin ay cubes. Para hindi manawa si Lola, ibang slice naman yung gagawin natin, pero same lasa. Iba lang yung procedure. Ano 'yun? So ang ginagawa ko, tinatanggalan ko lang siya ng buto. Then ilalagay ko dito. Hindi ko siya i-slice din. So, ang gagawin natin, imamash natin yun eh. Gagamitan natin siya ng mixer. Yung ganito, hand mixer. So, yan. Then, kapag na-slice na natin, lagyan na natin ng tubig. Yung tubig niya, ka-level lang. Yan. Mamaya, lalagyan po natin yan ng sugar and lemon. Mamaya. Then, yung ating tinola, sitahin natin. Then, habang nakasalang yan, tsaka naman natin, i-slice din yung para sa ating chicken afritada. So, ganun po ako magluto. Kahit naman siguro, iba sa inyo ay pinagsasabay-sabay niyo lahat, no? Okay, kabilabs. I think, pwede na natin ilagay ang gulay, ang spinach. Kasi malambot na yung ating kohlrabi. Pero before that, lagay muna natin ito. Siling haba. Then yung ating spinach. Okay na mga kablabs. Tapos na ang ating tinola. Yummy. So ito yung sinasabi ko sa inyo, oh. Kaya hindi natin siya pwedeng takpan. Umaapaw yung tubig.
Eh, ito, patayin na natin. Okay, Kabe Loves. After 30 minutes, yan, nadidrain na ng paunti-unti yung tubig. Eh, medyo malambot na rin siya. Kaya lalagyan ko na siya ng lemon. So, yung procedure po ng paggawa ng apple puree, sa mga interesado po, 6 na apple yung ginamit ko. And yung tubig, ka-level lang po ng apple. And yung lemon na nilagay ko ay kalahati. Kalahati lang nilagay ko. Then, yung asukal naman, depende po sa panlasa ng inyong alaga kung mahilig ba siya sa matamis o hindi. So, tantsahin na lang po natin. Depende po sa taste ng ating mga alaga. Okay, bilang na-slice na natin lahat, mga kabilabs, lulutuin na natin ang chicken afritada. So, kay Lola to ha. Kaya ang gagamitin natin ay white pepper. Then, ito yung gagamitin natin pang luto. Yan. So, let's get started na. Dahil gabi na oh. Bawang. First of all, ang bawang. Then, sunod agad natin ang sibuyas. Kasi dito, hindi sila nag-bibisa ng bawang. Ganda ng view natin, mga kabilabs, no? Wow! Napaka-blessed talaga natin, no? Napaka-blessed po natin dahil ang view natin ay Haifa Port or yung Mediterranean Sea. Nakakagana magluto pagka ganyan ang iyong view araw-araw. So ngayon naman, nambot na ang ating sibuyas at bawang. Ang chicken naman ang isunod natin. Okay, ngayon naman po, tomato paste, mga 2 kutsara. So, 2 kutsara pala to, ilahat na natin. Okay, mga kabilabs, tumawag po yung anak. Pupunta raw siya dito kasi magbibigay siya ng pera. Kaya, i-stop muna natin. Pabihira. Sige na nga, lagyan na nga muna natin ito ng tubig. Kasi nandiyan na raw siya sa baba eh. Nagpa-part na raw siya. Okay, lagyan muna natin ng tubig. Actually, hindi ganito yung procedure ko. Pero dahil nandiyan na siya, usapan kasi namin, mamaya pa eh. Yung napakaaga niya yung dumating. A few moments later. Okay, tuloy na natin yung pagluluto natin, mga kabilabs. So, kung makapansin nyo, ganito kaliliit yung hiwa ko ng patatas and carrots dahil sila. Wala, di na niya kayang gumuya ng malalaking slice. Wait lang, kabilabs. Guwa kasi ng anak eh. Ayan, nawala tuloy sa isip ko. Yung tomato sauce, hindi ko pa nailalagay. Tomato paste pa nga lang pala yung ilalagay natin. Maglagay muna tayo ng tomato sauce. Na nalimutan na natin. Hindi pumasok yung anak kanina dito kasi nag-iingat siya sa corona. Kasi kung aakit pa siya, mag-antigen test pa. Kinatamad na siguro mag-antigen.
Dapat to kanina pa, bago tayo maglagay ng tubig. Kaso, tumawag nga yung anak na sa baba na siya. Yan, nawala sa isip na natin. Dahil nahihirapan na ako mga kapilabs, totoo lang nahihirapan na talaga akong haluin. So dito na natin siya lalagay. Alam niyo bakit kawali yung ginagamit natin kanina? Kasi gusto ko sana makita nyo yung procedure na ginagawa ko. Kaso, not good idea. So lilipat na natin ngayon dito sa kabila. Okay. Any update? Okay. So, ngayon naman, lalagyan na natin ang beans. Green peas pala. And ito. Alam nyo kabilab, sa sobrang fresh na mga gulay dito, pwede mo siyang kainin ng fresh. Mahirap kang i-partner sa pwede pala ako mag-ASMR. Pwede mo siyang i-partner sa pizza. Tamis? Ang tamis. Ng bell pepper. And sa ngayon, yung dessert ni Lola, yung dessert dito, gamitan natin siya ng mixer. So, ganito yung texture niya, mga kabilos. Parang Gerber. Gerber ba ang pronunciation doon? Yan o. Dessert ni Lola. Okay, kabilabs. Tapos na po ang ating chicken apertada. Ngayon naman, I forgot, gagawa pala tayo ng mashed potato. Okay. So, ito na yung ating patatas. Palalambutin na natin ang ating mashed potato. Okay, update lang tayo mga kablabs. Ako yung ngarag na. Pagod na ako talaga. So, as you can see, mas marami ang sabaw. So, ang ginagawa ko dito, tapos na siya, naluto na yung ating mashed potato. So, yung gagawin ko po ay ididrain ko ng kaunti. Itong sabaw, gagamitin ko to sa soup. Sa susunod. Sa vegetable soup. Then, hindi ko siya dinidrain lahat kasi ang gusto ni Lola ay wet. Then, nalagyan ko lang siya ng butter. So, ganun po yung paggawa ko ng mashed potato ni Lola. So, gagawin tayo nito. Yan. Tada! So, yan na po yung niluto natin mga kabilabs. Ito yung yellow soup na nakalagay sa freezer. Then, yung niluto natin ngayon na chicken apertada, tsaka yung mashed potato.
and yung niluto nating apple puree. So, itong chicken afritada, kinakain ko rin po yan. Pero dahil magpaparilib tayo, baka hindi niya magustuhan yung chicken afritada, kaya gumawa pa ako ng tinolang manok. So, ganun po tayo magparilib mga kabilabs. Iinit na lang po yan ng ating reliever. So, kukuberan natin siya ng plastic. Para iinit na lang siya. Then, ilagay natin sa ref. Ito yung lunch ni Lola. Para naman sa breakfast at sa dinner, nakahanda naman na dito. So, kukuha lang siya dito ng egg. Then, ito yung ham, butter, and yung mga dessert ni Lola. So, di ba nagawa na natin siya ng vlog? So, sasabihin ko na lang sa kanya na tingnan na lang doon sa vlog kung paano ako gumagawa ng breakfast at dinner ni Lola. So, yung pagkain niya nandyan na rin, kukuha na lang siya. Nakahanda na lahat yan. And kapag po nagpaparilib ako, lahat ng makakain dito, sabi ko, kainin nyo ako. So, hindi ako nawawalan dito ng mga, yan yung mga chichirya ganan, or yung mga biscuit, chocolates, ani-ani. Yung mga chichirya ko nandyan sa loob. Then, yung cake nandito naman. Shout out sa kaibigan ko na si Girlie. Salamat sa pagbibigay niya ng Yema cake. Hindi ko na-expect na isang tray pa lang ibibigay niya. Akala ko ang ibibigay niya yung ganito lang, yung isang box lang, yung isang kainan lang. Pero nagulat ako, grabe, isang tray. Thank you so much. Meron tuloy akong pang merienda habang nag-e-edit. Thank you, Girlie. Ayaw niya kasi ipakita eh. Kaya shout out ko na lang siya. Ayan, partner natin sa kape. So, okay na tayo sa pagkain nila, no? Yun yung pinaka-importante, yung pagkain nila. Ngayon naman, ayusin natin yung bed. So, ito yung bed natin, mga kabilabs. Yan. So, okay. Yung mga unan ko kasi, medyo marami siya, pito. So, sabi ng reliever ko, huwag ko na raw ilabas lahat kasi hindi naman daw niya gagamitin. So, ang nilalabas ko ay dalawa lang, tsaka isang kumot. Then, itong mga to, itinatago ko na lang siya. Gusto ko kasi pag natutulog ako, nakapalibot sa akin yung unan, sa paa, kaliwat kanan, may kayakap ka. Para, kunwari may kayakap ka. Kahit wala. Okay. So, ito na lang yung iiwanan ko sa kanya. Dalawa. So, ito yung papalitan natin. The rest, itatago natin to sa cabinet, sa aparador. Yun. Itinatago ko pa siya bago ako mag-day off. So, ngayon naman, papalitan natin yung cobre kama, saka yung punda. Tada! So, ito na yung higaan ng ating reliever. Kung makapansin nyo, winter ngayon dito. Pero manipis lang binigay kong kumot. Kasi nasa bedtubot tayo, nasa nursing home tayo. Meron po dito heater. So, hindi siya masyadong malamig. Kaya, pwede na yan sa kanya. Natatawa ako. Pwede na yan sa kanya. Hindi naman masyadong malamig. And may heater naman tayo. Hello, pwede naman niyang gamitin yung heater. So, ngayon naman mga kabilabs, magtitiklop tayo. Siyempre, hindi natin pwedeng iwanan yan sa kanya. Naglaba kasi ako isang araw. Then, ayusin ko rin yung mga gamot na binili ko. Bilhan ko ng gamot si Lola. And ensure. So, isasalansan din natin yan. Doon sa lagayan.
know you don't wanna talk. So, bago tayo mag-day off, nakahanda na yung mga pamalit ni Lola dito. Nandito na rin yung diaper, and gloves, wet tissue, and if ever man na kulangin si Lola ng mga damit, nandito lang naman. Yan. Sinasabi ko na yun sa kanya. Sa aking reliever. So, as you can see, mga kabilabs, ngarag talaga, mas ngarag talaga kapag magdi-day off. Kasi kailangan maayos lahat bago natin iwanan si Lola. So, yung mga day off po namin dito ay 24 hours lang po. Actually, ang day off talaga namin ay 25 hours nakalagay sa kontrata. Pero sa reliever, depende na yun sa pag-uusap ninyo kung ilang oras kanya ririliban. So, sa mga may nagtanong po, nabasa ko sa comment section kung Pilipino daw ba ang reliever ko. Yes po, Pilipino. And gusto ko mag-thank you sa kanila kasi mapagkakatiwalaan talaga sila. Yung isa, pang short time. Halimbawa, oras-oras lang ako lumalabas. Yung isa naman, pang matagalan. Halimbawa, pupunta ako ng Europe or magbabakasyon sa Pilipinas. Yung isa naman, pang matagalan yung isa. Kaya, I'm so blessed kasi napakahirap kasi makakuha ng regular reliever na mapagkakatiwala mo talaga. And I'm so blessed kasi mapagkakatiwalaan silang dalawa. Thank you sa inyong dalawa. And syempre, thank you rin sa inyong panunood. So, yun po yung ating routine bago po tayo mag-day off. Minalimutan pa ba ako? Okay, after this topic, ang isusunod ko ay paano alagaan si Lola kapag wala ako dito? Kasi diba may mga toyo siya, may mga tantrums. So, paano nyo i-deal iyon kapag wala ako? Or kung ikaw yung reliever ko. So, yun yung topic natin. So, thank you for watching! Sana may natutunan po kayo. And please don't forget to like this video and share na rin po if sa tingin nyo po ay kapupulutan po ito ng aral. So, depende na po yun sa inyo. See you next time! God bless! Bye!